Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ipropagate ang ating Monstera Adansonii. Ito po yung mother plant. Yan po yung mother plant. Dyan po natin kukunin yung iba nating ipropagate. At saka yung the rest is dito po natin kukunin sa ating ito galing din po ito sa mother plant. Kasi stable na siya, pwede na rin po natin siyang i-cut at pwede natin siyang i-replant. Yan, marami po yan. Ito pa po. Ito. Yan. Yung mother plant na yan is nabili ko 2 years ago sa halagang 350 pesos. 350. Pero nakapag-replant na po ako ng napakadami at nakabenta na rin po ako ng halagang 4,000 last year. Yan. Isama po natin sa lupa yung ating organic fertilizer. Ito yung dried eggshells tsaka yung uling, no? Yan, nakakatulong po yan sa magandang growth ng ating halaman, ating adansonii. Ito po yung nabili kong lupa. Ito po yung mga ugat na pwede natin i-replant. Ito yun. I-cut po natin yung tangkay, yung stem niya. Yan, marami po yan. So, let's start na. And ngayon po, isisimula na natin mag-propagate. Magka-cut na po tayo ng ating pwedeng itanim. Kagaya nito, ito. Hindi pa masyado stable yung ugat niya. Ito, pwede na. So, dito po tayo magka-cut ngayon. Dito tayo magka-cut. So, kahit anong gunting, pwede naman. Kasi hindi naman matigas yung stem niya. Yan. Ito, pwede na po natin itong itanim. Kita niyo to, yan. Pwede na po natin yung itanim. Tapos, ito po, yan. Pwede pa nating matanim to. Pangalawa nating kinat. So, ito po yung itatanim natin. Yan, ito po yung pwede pa nating maitanim na propagate. Yan, kakat po natin to. Yan. Ito po. Yan, itatanim natin yan. Tsaka, ito. Pwede itong ganito. Papakita ko sa inyo paano po ito i-plant. Yan ha. Diyan po tayo magka-cut.
5 minutes later. Ito na po yung ating pinaghugasan ng bigas. Yan, ididilig po natin sa ating bagong plant. The next day.